airplane mode natin siya ng 5 seconds. So, click lang natin itong airplane mode. Then, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then, yan, airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN, pumunta tayo sa speed test. Click lang natin itong go, then wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at kabilis ang ating APN na ginawa. Kung makinan nyo guys, yung ping niya 24 ms lang, jitter niya guys 12 ms. So ibig sabihin, pag mababa yung ping, mababa yung jitter. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman. So para to guys sa mga nag-try ng APN kahapon na hindi gumana sa inyo. Take note guys ha, once na hindi gumana yung APN, i-delete nyo kagad. At antayin nyo yung bagong APN natin. Once naman na compatible yung APN, yun na yung gamitin nyo para makaranas kayo ng high speed stable na internet using mobile data. Guys, pag ang APN is bumagal, i-delete nyo na at palitan nyo ng bago. Ganun lang guys, kasimple, once na hindi compatible or humihina na yung APN na inactivate nyo sa phone nyo. Make sure lang guys sa panoorin nyo yung video hanggang matapos para malaman nyo kung paano gawin at paano setup yung bagong APN natin ngayon. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin tong settings. Once na maklik na natin yung settings, dito tayo mapupunta. So hanapin natin guys yung SIM card and mobile network. Sa ibang device nakalagay, dual SIM or mobile data. Sa iba naman, dual SIM or mobile network. Sa ibang device, nakalagay din yung mobile network lang. Kung ano yung makita nyo, same lang yan, tap lang natin. Once na matap mo na yan, mapupunta tayo sa number ng phone natin. Mamimili tayo ng number na gusto natin gamitin. Take note guys ha, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Papa Smart, Token Text, Globe, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM, at kahit anong SIM card compatible. Pipiliin ko tong SIM 1, tap lang natin. Once na mapili mo na yung number na gusto mo gamitin, i-scroll down mo siya. Sa pinakababa guys, may makikita kayong access point names. Sa ibang device nakalagay APN. Kung ano yung makita nyo, access point names or APN, same lang yan, tap lang natin. Once na maklik na natin yan, dito tayo mapupunta. Sa bandang taas sa kanan, may plus sign dyan. Sa ibang device nakalagay add or add button. Kung ano yung makita nyo, plus sign or add button, same lang yan, tap lang natin. Once na matap na natin yan, dito tayo mapupunta. So mag-fill out tayo dito ng bagong APN. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin itong name. Then ilagay natin dito Mascom Wireless 4G / 5G. Yan guys yung ilalagay natin sa name ng APN, Mascom Wireless 4G / 5G. Kung gusto nyo palitan yung name, walang problema. Pero ito talaga yung name ng ating APN. Click lang natin tong OK. Sunod, pumunta tayo sa APN. Click lang natin tong APN. Then ilagay natin dito, internet.mascom. Yan guys yung ilalagay natin sa APN. internet.mascom. Make sure lang guys na tama yung pagkakalagay nyo para gumana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, click lang natin tong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa server. Click lang natin tong server, then ilalagay natin dito www.google.com. Yan guys yung ilalagay natin sa server, www.google.com. Click OK. Sunod, pumunta tayo sa authentication type. Click lang natin itong authentication type. Dito naman guys, yung pipiliin natin is PAP or CHAP. Sa pinakababa, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod, pumunta tayo sa APN type. Click lang natin itong APN type. Dito naman, yung ilalagay natin ay default. Yan guys, yung ilalagay natin sa APN type, default. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN protocol. Click lang natin itong APN protocol.
Dito guys, yung pipiliin natin is IPB4/IPB6 sa pinakababa. Yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod, pumunta tayo sa APN Roaming Protocol. Click lang natin itong APN Roaming Protocol. Dito naman yung pipiliin natin is IPv4 lang. Yung pinakaunahan, IPv4, yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Then last but not the least, pumunta tayo sa bearer. Click lang natin itong bearer. Dito guys, dapat yung may check lang dito is unspecified. Para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi once chinek mo dito yung LTE lang, tapos yung phone mo is 3G or 5G siya, automatic hindi gagana yung APN sa ating device. Kaya mas maganda na naka-specified para pang kalahatan. Pag okay na, click lang natin tong OK sa baba. Double check nyo kung tayo may pagkakalagay ng name, APN, server, authentication type, APN type, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, isave na natin siya. So para masave itong ginawa nating APN, kailangan natin pindutin yung save button sa bandang taas sa kanan. So dito yun makikita na save button. Pero sa akin, kailangan ko muna pindutin itong tatlong tuldok para lumabas yung word na save. So click lang natin itong save. Automatic na save na natin yung ginawa nating APN na Mascom Wireless 4G 5G APN. Ngayon guys, para ma-activate yan, kailangan natin itap itong bilog sa katabi. Once na pinindot mo yung bilog, automatic mawawala yung mobile data sa taas at lalabas ulit. Kasi nga, magpapalit ng bagong APN. So i-activate na natin siya. Itap lang natin itong bilog. Automatic mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga, nag-refresh yung signal. Ngayon guys, para makasigurado tayo na 100% talagang gagana itong ating APN na Mascom Wireless 4G 5G, airplane mode natin siya ng 5 seconds. So click lang natin itong airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then yan, airplane mode na natin. At automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN, pumunta tayo sa speed test. Guys, kung wala pa kayo speed test, mag-download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test. Then wait natin mag-open. So, antay lang natin. Click lang natin itong go. Then wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at kabilis ang ating APN na ginawa. Kung makinan nyo guys, yung ping niya 24 ms lang. Jitter niya guys, 12 ms. So ibig sabihin, pag mababa yung ping, mababa yung jitter, stable na stable talaga yung binibigay na internet connection itong ating APN. Yung result ng download Mbps is pumapalo ng 43.3 mbps. So kahit hapon dito sa amin, kahit mabagal yung internet dito pag hapon, kaya pa rin niya pumalo ng 43.3 download Mbps. Yung result ng final upload Mbps is pumapalo ng 7.06 upload Mbps. So overall talagang mabilis, malakas at stable. Guys, disclaimer, hindi porket ganito yung speed test ko is ganun din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN sa inyong location. Once na compatible yung APN, mas maganda kasi makakaranas talaga kayo ng high speed at stable na internet using mobile data. Pero kung hindi naman compatible, walang problema kasi lagi naman tayo gumagawa ng bagong APN, itry nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. Again guys, paalala, pag hindi gumana yung APN, i-delete nyo kagad at magpalit kayo ng bagong APN. Abangan nyo yung mga bagong APN natin at once na may compatible sa inyong location, itry nyo gamitin at kung humingi naman, palitan nyo na lang ng bago. Ganun lang guys yung diskarte para kahit papano is mag-improve yung ating internet connection using mobile data. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all.